May boss. May nagaanap sa'yo mga experts. Experts? Sino-sino yung mga yan? May teacher, may banker, tapos may gold expert pa. Uy! Papasokin mo na. Huwag natin paghintayin. Tara na, papasokin mo na. Ang hotdog na solid! Are you kids' favorite? Tender Juicy! Pinaka-tender, tas pinaka-juicy, tas pinaka-masarap, equals pinaka-sulit! Number one sa amin, Tender Juicy Hotdog! Sulit na inuhulit-hulit! Ay, hello po! Hello sa inyo! Hello po sa inyo! Naparod ko yung TV commercial nyo. Ang cute-cute at ang gagaling nyo doon, diba? So, mga inaanak, andito na ang ating mga sulit expert kids. Kids, baka pwede nyo ipakilala ang sarili nyo. Hello po, Ninong Rai. Ako po si Team B, ang isang gold expert. Gold expert? Baka may gold ka dyan. Wala kang dalang gold? Wala pa po. Ah, sayang naman. So, expert ka pala ngayon. Anyway, ma'am, kayo po. Hello po. Hello po, ma'am. Ako po si Lita Mentes, isang teacher. Sir, napaka-formal naman po. Sino po tayo? Nice to meet you po, Ninong Rai. I am Augusto Asensio. Uy. I am a banker po. Banker? Baka pwede naman ako mag-open ng account sa inyo. Pwede naman po. Yeah! Pag-usapan natin mamaya yan. Sige po. Thank you pala sa lahat ng mga bata at magulang tumatangkilik sa channel natin. Balita ko, mas marami ng bata at magulang ang nanonood sa atin. So, palagay ko, medyo damihan natin ng mga kid recipes, diba? Kaya tender juicy. Baka naman, diba? Bago tayo magsimula, no, kids, gusto ko lang kayong tanongin. Ano ba ang paborito niyong merienda at baot? Sandwich po. Sandwich. Kayo po, ma'am? Ako naman po, syempre, fried rice at ulam. Yan, kayo po. Ako po, rice at ulam din. Fried rice, sandwich at ulam, na sulit at masarap, kayang-kaya yan with tender juicy hotdog. Na love natin ang lasa mula noon hanggang ngayon. Kids can tell! Syempre, kids can tell talaga, di ba? Ready na ba kayo, kids? O tara, simulan na natin yan. So mga sulit expert kids, magluluto na tayo. Pero bago tayo magluto, meron muna akong bibigay sa inyo. Ayan, meron kayong apron isa-isa. Ayan. Perfection. Ayan. Siyempre ako din. Ayan. So mga kids, magluluto tayo ngayon ng TJ Bejeweled Rice. Wow, excited na ako. Madali lang yun, madaling-madali lang yun. Actually, pwede mismo kayo magluto nito. Pero, lalo sa inyong mga nanonood dyan sa bahay, ask for help ng mga magulang nyo kasi may apoy pa rin dito. So, ingat po tayo lagi. Kayo, i-guide ko naman kayo para maging safe yung pagluluto natin. Kasi masaya magluto, pero paminsan-minsan medyo mapanganib. Kaya dapat mag-iingat tayo, hingi tayo ng tulong sa mga nakakatanda sa bahay. Si mama, si papa, pwede rin si kuya, pwede rin si nino, di ba? Kahit sino. Siyempre, ang gagamitin natin doon ay classy, tender juicy hotdog, pare. Yan. So kids, manghihingi lang ako ng tulong sa inyo. Pwede ba ako magpabalat sa inyo? Siyempre naman. Yan. Saan lang natin yan? Kailangan lang siguro natin dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano next? Yan, gagaling naman ang mga ito. So, pakibalatan lang itong mga to. Yan, yan muna gagamitin natin. So, around mga 9 pieces ng tender juicy hotdog, yung regular. Pakitaan ko ng technique tong mga bata to. Kasi ako, nung bata, eksperto ako sa pagbabalat ng tender juicy hotdog. Ganto yan. Tira nyo itong gagawin ko, mga. Tanggalin nyo muna yung buhol dito sa taas. Paluluwagin nyo yan. Yan. Tapos pipigain nyo mula ilalim. Ganon. So ngayon, andito yung mga ingredients natin. Baka pwede ako mahingin ng tulong, Mr. Banker. Mr. Augusto. Tama, di ba, Augusto? Mr. Augusto. Mr. Augusto, baka pwede tayo maglagay ng rice dito. Ilagay, isandok lang po natin, ilagay natin dito. Tapos, Mr. Kim, ilagay po natin yung ham dito. Tapos, misolita. Pakilagay po yung ano dito, green peas and yung corn. So, wag po natin lahatin. Siguro ito half nito. Ito, sige, sabihin ko kapag titigil na. Sige, ito muna. Lagay natin. Yan. Malinis po yung mga kamay namin dito, ah. Sige, lagay pa. Konti pa. Yan. Okay na yan. Kasi maglalagay tayo ng maraming tender juicy hotdog mamaya. Tapos green peas po. Ay, yung green peas pala. Gusto nyo ba durugin natin ng konti? Sige po. Sige, gawin natin. May papagawa ako. Kung mahilig ba kayo sa green peas? Opo. Ayan. Okay na to. Thank you. Tapos, lagay natin dito. Durugin lang natin ng konting-konti lang. Ayan. Okay na yan. Medyo durug lang ng konti. Tapos, baka pwede lagyan po natin ng corn dito. More. Cute. Yan natin yung green peas natin. Tapos, pwede po natin lagyan ng rice, Mr. Banker. Yan. More.
Oops! Okay na yan. Okay na yan. Pwede pong pakibuksan, Bunker, ang ating Star Margarine. Yan. Tapos, Madam Teacher, baka pwede po natin maglagay dito. Yan. Okay na yan. Okay na yan. Tapos ako naman, ihiwain ko itong ating tender, juicy hotdog. Itong method na ginawa natin dito, kung papansin nyo, wala tayong mga ginisa. Kaya rin walang bawang yan kasi para sa safety ng ating mga bata. Kasi baka mamaya kapag nag-saute tayo, tumalsik, mapaso sila. At kapag napaso sila, baka hindi na sila magluto ulit. Ayaw natin nun. Gusto nga natin dito, ini-encourage natin yung pagluluto, yung ano ng mga bata, yung hilig nila, di ba? Diyan. Dami, oh. Ay, thank you po. Matututunan nyo rin po ito kapag pinractice nyo po. Pero ano po, lagi po tayo mag-iingat, ha? Sino nagbalot na ito? Ba't naputol ito? Yeah, okay lang yan kasi slice naman natin. Ingat sa kutsilyo, ha? Mga nanay, mga tatay, kung papahawakan po natin kutsilyo ang mga anak po natin, gabayan po natin. Kunin ko to, lalagay ko na yung mga slice na tender juicy hotdog natin dyan. Lagay na natin sa kalan. And kung mapapansin nyo po, medyo maliit din po yung stove na nilagay natin. Usod lang po tayo konti. Ayan. Maliit lang po yung stove natin para po mas safe sa mga bata, di ba? So ngayon, ang tanging gagawin na lang natin dito is imimix-mix na lang natin siya hanggang mag-combine yung lasa. Meron pa pala tayo sa ingredient na ilalagay at yun ay asin. Wait lang. Ayan. Lagyan lang po natin ng konting asin. Ayan. Naririnig nyo? Naririnig nyo? Ayan. Ngayon, pwede na natin igisa to. Ganto-ganto lang muna tayo. Importante, ito na yung Star Margarine natin. Lagay natin sa ilalim kasi kailangan niyang malusaw. Tapos gentle-gentle lang yung halo natin. Ha? Mr. Gold Expert, Tim Biang, baka gusto mong haluin to. Sige, hawakan ko to. Tulungan kita. Sige, haluin mo. Dahan-dahan lang, ha? Sa ilalim, scrape mo sa Yeah! Okay, very good, very good. Ayan, good. O si, ano naman, si Ma'am naman, si Miss Solita Montes naman. Ay, marunong magluto to. Sir Bunker naman. Ayan. So, madali lang talaga to. And maganda dito, lahat ng paborito ng mga anak na nandito na, wala lang tayong kakanapin pang iba. Saka yung ano, ratio ng ulam and kanin, masosolve na to kasi sabay kakainin to eh, diba? So, ngayon, isusute lang natin to dahan-dahan hanggang mag-melt lahat and maluto na siya. That's it. Ganun lang kabilis, diba? Ayan. Hugas na ng kamay. Tapos meron tayong hand soap. Ayan, okay, thank you. Next, next, next. Dapat aware tayo na habang pinaghuhugas natin ng kayong mga bata, chine-check din natin, niluluto natin, di ba? Pakita ko sa kanila. Ganyan talaga ang pagiging magulang, di ba? Medyo ano ka na, all over the place ka na. Ayan, okay. Eto, huwag niyong gagawin to hanggang di pa kayo masyado kasi mauubos yung pagkain pag ginawa niyo ito. Matatapon lahat. So, tingnan niyo to, ha? Huwag nyo munang gagawin yun, ha? Huwag nyo munang gagawin yun. Tsaka na lang, pag medyo malalaki na tayo ng konti, kasi actually, malapit na to, eh, oh. Baho, naamoy mo na, di ba? Yan, bigyan lang natin ng konting oras pa to, tapos okay na to. Isa pa, ang galat, yan ba itong gagawin ko? Wala pa, wait. Ikot lang natin na ganyan. Daming tender juicy hotdog, oh. Kitang-kita. Yan. At okay na to, pwede natin i-plating. Patayin na natin. May kita natin na buhag-hag yung kanin natin, di ba? Maganda yan kasi kapag dikit-dikit yung rice natin, parang ano yun? Sumar may hotdog, di ba? Huwag naman ganun, fried rice nga, di ba? So alam ko, kids, nagugutom na kayo. Gusto nyo nang tikman? Hindi pa pwede kasi meron pa tayong dalawang lulutuin, di ba? Sorry. Pero okay, mag-alala. Mabibilis lang itong lulutuin natin. Pero naiintindihan ko kung nagugutom na kayo kasi mukha naman talagang napakasarap, di ba? Tabi lang muna natin ito tapos doon na tayo sa next natin lulutuin. Ang next natin gagawin, mga kids, ay grilled overload cheesy bun made with tender juicy cheese dog. Perfect to kasi ito ang cheesiest cheese dog. Di ba? Excited na ba kayo? Ayan, okay. So kanina, kayo ang nagbalat ng hotdog. Di ba ngayon? Ako naman. Ito yung gagamitin nga natin, syempre. Tender juicy cheese dog. Di ba? Yeah. Cheese dog. So buksan lang natin yan. Ayan. Tapos, kuha ko ng tatlong piraso. Ako na magbabalat nito, ha? Kasi kayo na yung kanina. Ako naman ngayon. Habang binabalatan ko to, meron kayo makikitang hotdog bun sa harap nyo at one strip ng bacon. Mahaba yung bacon strip natin. Ang request ko sana ay ipasok nyo yung strip ng bacon doon sa bread natin. Sige po, gawin nyo yan at ako ay magbabalat. Ganyan lang paro. Oh, basic. Yan, ganun lang. Perfect. Good.
Yan. Tapos pwede nyo bang ibuka uli? Yan. Lalagyan naman natin yan ang ating tender juicy cheese dog sa loob. Yan. Mm-mm. Pero hindi pa tayo tapos, di ba? Overload nga. Ito pa, may lalagay pa tayo dyan. Meron tayong dalawang klaseng cheese dito, mga bata. Meron tayong isang quick melt at meron tayong isang cheddar. Kuha kayo ng cheese. Yan. Paki-break sa gitna, tapos ilagay nyo. Na, yan, good. Tapos ilagay nyo dito. Good. Good. Yan, okay na yan, okay na yan. Yung isa, ito, yung cheddar natin. Mukha siyang butter pero cheese yan, maniwala po kayo. Ako na po yung mag-grate para po yung mga bata ay hindi po masaktan. Mahirap na po, di ba? Mahilig naman siguro kayo sa cheese, no? Favorite ko. Yan. Kayo maglagay, ikalat niyo. Ako, hako kayo. Sige, damihan nyo, damihan nyo. Ah, lagay, lagay. Damihan natin para masarap. Overload talaga, di ba? So, ganito gagawin natin ngayon dyan. Good, good. Kasi ipipress po natin yan. Tapos ipipress kong ganyan. Yan. Parang wala masayang na cheese, no? Para compressed po siya. So, ngayon, nakakompress na yung mga sandwiches natin. Lutuin na natin yan. So, kuha tayo ng isang non-stick na parang crepe pan, ganyan. Sindihan po natin yan on low fire. Ganun lang dapat. Dapat mahina lang apoy natin. Kasi ang gusto natin mangyari dito ay gumapang yung init natin, papasok doon sa sandwich natin para maluto yung hotdog and yung bacon natin sa loob. So, simulan na natin to. Maglalagay po tayo ng butter. Yan. Tapos tunawin lang natin yan dahan-dahan. Yan. Op, pagka may enough na, pwede nyo wag ilagay lahat yan. Tanggalin natin. Dagdag na lang tayo mamaya. Mas para lang mas masarap ng konti. Dagdagan natin ng konti lang naman. Konti lang. Garlic powder. Ooh. Yan. Kasi baka mamaya ang fresh garlic ay masyadong strong para sa mga bata. Ayaw natin nun. Baka mamaya, di pa sila okay sa ganun lasa, di ba? So ngayon, ilagay na natin to. Kaya natin dyan. Mahina lang talaga yung apoy. Yan ang susi dito. Dyan. Lagay po natin dyan. Tapos, ito optional, pero malaking-malaking tulong to. Pero hanap po tayo ng adult na tutulong sa atin. Lagyan po natin ng press sa taas. Lagyan po natin ng malinis na pan. Para mas makompress siya. Para, yeah, tama, tama. Ang galing-galing mga batang to. Para full contact siya doon sa pan natin, mas maganda yung travel ng init, matunaw yung keso, at maluto ng mabuti ang ating TJ Cheese Dog. Dahan-dahan lang, mahina apoy. Be patient lang pagdating dito sa bagay na to. Kasi I'm sure, masarap na masarap ito pagkatapos. Diba? Check na natin to. Bango, no? Oh, wala pa. Ito, okay to. Pero natutunaw na, oh. Pero, kapag binaliktad natin yan. Ayan! Yes! Ayan! Ayan! Apakaganda, di ba? Tapos dito, kung kaya nyo pang mas hinaan yung apoy nyo dun sa kabilang side, gawin nyo. Kasi mas kailangan natin, kasi yun yung side na may cheese eh, di ba? So ngayon, lalagay uli natin yan dyan. Tapos, ipipress na uli natin. Yes, hanggang mag-golden brown uli. Kids, hinaan nyo to. 1, 2, 3. Di ba? Tunaw na tunaw yung cheese na. Lagay natin yan dyan. Napakaganda, di ba? At ito na nga ang ating grilled overload cheesy bun made with tender juicy cheese dog, pare. Ang daming cheese at mas marami pa kasi ang daming cheese nung loob ng ating cheese dog, pare, di ba? Ah, nagkakanya-kanya na sila, oh. Pero gawa naman nila yan, di ba? So, alam ko gusto nyo ng tikman yan. Pero hindi pa pwede kasi may lulutuin pa tayo, di ba? So itabi lang muna natin to at dun tayo sa next natin lulutuin. Para sa ating pangatlong lulutuin. Miss Solita, meron lang akong tanong po sa'yo. Sige po. Ano ang paborito mong hayop na ilagay sa bento? Octopus. Octopus? Po, octopus. Hindi dragon? Hindi po, octopus. Hindi agila? Hindi po. Hindi rhinoceros? Ano po yun? Pero octopus nga. Octopus po. Sige, kung octopus ang paborito mo, gagawa tayo ng octopus gamit ang ating tender juicy chicken hotdog. Ito, mga kids, madaling-madali lang to. Pero kasi gagamit tayo ng knife dito, ang knife ay medyo mapanganib. So, pagka ganito, pwede nyo na lang itong ipagawa sa parents nyo. Kuya nyo, sa ate nyo, or sa ninong nyo. Pwede rin naman, di ba? At ito nga ang ating gagamitin, tender juicy chicken hotdog. Di ba? Sakto yung anak ko rin talaga mahilig sa chicken, di ba? Kaya gustong-gusto nyo to. So, dahil ako yung maghihiwa, baka pwede kayo naman yung magbalag, di ba? Good. Ayan. Thank you po. Okay. Ayan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Camera 2, focus dito. Medyo matindi itong gagawin natin dito.
So, slice po natin siya sa gitna. Piliin natin yung magandang side. Etong bilog na to, eto yung magiging ulo ng octopus natin. Wow. Ha? Tapos lalagyan lang natin siya ng tentacles. So, ang gagawin natin, pakisabihin nyo sa mami, daddy, kuya, ate nyo, pati mga pinsan nyo, panoorin tong vlog na para makita nila kung paano. Ha? Tapos wag sila mag-skip ng ads. Okay. So, ganito gagawin natin. Slice natin yan in half. Hindi aabot dito sa dulo ng head niya, ha? Slice natin yan all the way through. So, ngayon, meron na siyang dalawang leg. Tama? Tapos slice uli natin siya. Ganun uli. All the way through, meron na siyang apat na legs. Diba? Tapos, this leg, hatiin natin yan sa gitna. Oh, naging 5 na siya. Uy! Tapos, this one, hatiin lang uli natin sa gitna. Tapos, ito hatiin din natin to sa gitna. 8 na siya. Ayan. Ngayon, yung sasabihin niyo, Lani, yun, di naman mga octopus yun. Mukha lang yung hotdog na may hiwa. Lani, yun, wala ko. Octopus yun. Yung mga hotdog yun na may hiwa. Ah, teka lang. Ganito kasi yung gagawin natin dyan. Kids, ingat po tayo dito. Meron po tayong kumukulong tubig. Ilalagay po natin yan dito. Oh, yan. Tapos, panoorin natin. Unti-unti, bumubuka siya, oh. Hello. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, tapos aangat na siya, oh. Ayan. Oh, diba? Ang galing, no? Ayun, parang swimming octopus, di ba? Ngayon, kukunin natin yung octopus na nagsuswimming. Ay, na. Lagay natin yan sa plate para mabuhay lang yung legs niya. Ah! Stay lang natin yan na ganyan. Kapag siya bumabagsak, hayaan lang natin kasi pagod siya. Nag-swimming eh. Swimming. Meron akong hinandang marami para sa inyo. Kasi ayaw kayo maghiwa eh. Delikado eh, di ba? At lulutuin na natin yan sa tubig. Tulad nung kanina, dahan-dahan. Baka lang mapasok po kayo. Yan. Ang dami nagsuswimming, di ba? Tapos eto, tinan nyo to, kids. Oh. After a while, di ba? Mukha na siyang octopus talaga. Di ba? Technically, it's still the same. Yan pa rin yung alam natin at paborito natin, tender, juicy, chicken hotdog. Pero iba lang yung hugis. Yan para mas appealing sa mga chikiting natin, di ba? Yun naman yung mahalaga. Tapos unti-unti, pwede na natin silang kunin. Huwag po natin yung overcook. Yung ating tender juice chicken hotdog. Kasi sayang, masisira yung texture para sa mga bata, eh, di ba? Kunting ano lang. Kasi since hiniwan naman natin siya ng maniliit, pasok agad yung mainit na tubig doon sa kanya. So mabilis lang po siya maluto. So slowly, pwede natin kunin yung mga octopus na buo na yung legs nila. Ayan. So lagay natin dito. Dahan-dahan na, very gentle na kasi ayaw natin masira yung legs ng... Ayan, nakatayo na siya. Yeah! So ngayon, bubuin na natin yung bento nyo. Sorry. Gutom na kasi ako. Alam ko gutom na rin kayo, di ba? So gawin na natin to. Siyempre dahil bento, dapat special na nalagyan natin, di ba? Sino dito ang fan ng BT21? Yan! Tama-tama dahil ang Tender Juicy ay may free BT21 Food Keepers na libre sa bawat 1 kilo pack ng Tender Juicy, di ba? Ayan, oh. Anong kulay gusto nyo? Anong kulay gusto nyo? Purple. Ayan, di ba? Sige, printingan na natin to. Pakibuksan po ang inyong mga BT21 Food Keepers. Iyo, nabuksan. Okay, thank you. So please, pakibigay po sa akin ng inyo. Yan, ito mismo. Yung takip, pakihawakan po muna. So kapag magpapabaon po tayo, hindi ba maganda na hindi masyado mainit na? Yung papabaon natin kasi makukulob. Pagkain natin at baka masira. Ayaw natin nun, di ba? So ito, medyo pinahanginan muna talaga natin. Sadya po yun. Lagyan natin yan dyan. Diba? Napakabuwag ang natin fried rice. So, ilagay natin ito. Oh. Yan. Yan. Next po. Ay, ang mga anak kong ito. Yan. Ito yung mga pagkain na sulit na inuulit-ulit, pare. Kaya natin dyan. Tatlong piraso din po. Ito syempre yung ginawa nating sandwich kanina. Yan. Huwain lang natin yan. Oh my goodness. Wow. Diba? Sobrang cheesy, oh. Lagay lang natin yan dyan. Mas gutom, mas masarap kumain. Tama? Opo, tama. Diba? Lagay na natin yan dyan. Ang dami na natin kakain. Mm-mm. Tingin nyo ba, pwede na kumain? Opo! Hindi pa! Kasi magluluto pa tayo ng spaghetti
at corn dog. O, di ba? Na-excite kayo, di ba? Kaya ko inano to kasi mabilis na mabilis lang to. Sobrang bilis na ito. Promise, sobrang bilis lang talaga ito. Mabilis lang talaga to. Gawin na natin to. Mabilis lang talaga to. Di ba sabi ko nga mabilis lang, di ba? Kasi ako, pag para sa merienda, dapat mabilis lang talaga. Kasi usually, kids, gutom na, galing school. Parents, pagod galing trabaho. So dapat mabilis lang talaga, pero masarap, di ba? So ang gagawin natin ngayon ay Pure Foods Tender Juicy Spaghetti. Gamit ang kanilang Pure Foods Tender Juicy Spaghetti sauce, pare. Ayan, oh, napakadali na yan kasi gawa na yung sauce, di ba? At eto, Tender Juicy Classic Corn Dog, pare, na i-deep fry na lang natin. At ginawan ko rin ng mga dips doon na mamaya explain ko sa inyo. Unahin na muna natin ang ating spaghetti. Siyempre, gumawa na ako ng pasta. Napakadali lang naman yan. Alam nyo na. Ako na na. Wala pang sauce, ha? Mamaya natin kainin. Tapos, maglagay lang tayo ng pan dyan. Tapos ang ating Pure Foods Tender Juicy Spaghetti Sauce, gawa na kasi yan, so i-reheat na lang natin yan. Buksan lang natin. Ilalagay lang natin yan dyan. Sahaluin lang natin yan. Okay na siya. Ganun lang kadali. Handa ko lang yung keso natin. Kahit anong kesong gusto nyo, pero ang cheese na gagamitin ko dito ay yung cheddar na ginamit natin kanina dun sa sandwich natin, di ba? Sigrate na lang natin siya. Salita lang ako ng konti, kumukuluno, di ba? Ngamoy mo na, no? Ang bango na, no? Di ba? Tapos, yung paborito natin lahat, mapamatanda ka man o bata, ay yung, syempre, hotdog dyan sa spaghetti natin. At syempre, tender juicy hotdog, yan yan nandyan. Ano pa ba, di ba? Mukulo na, okay na yan. Patayin na natin. Excuse me lang po, medyo mainit lang. Bubuhos lang po natin yan dyan. Mama, 100 ah. Sir, low na. Sir, konting ginto lang. Syempre, cheese, damihan natin yan. Yan at eto na pare ang ating tender juicy spaghetti pare na napakadali, di ba? Kita nyo naman, di ba? Sobrang bilis lang. Pinakuluan lang natin tapos okay na, di ba? So ngayon, tapos na to at napakabilis na. Doon na tayo sa ating corn dogs pare. Napakabilis lang din ito. Hindi kayo marunong eh. Ganito yan. Okay, 1, 2, 3, go. Dadalhin mo yung bilis ng laro. Ikaw magdadala ng bilis ng laro, pare. Ito na nga, luluto natin ang ating tender, juicy, classic corn dogs, pare. Saan lang natin yan? Ah, di ba? Ready to cook. Oo, di ba? Tapos meron na tayo nakahanda ditong frying oil. Nasakto lang yung init niya. At ididip lang natin ito dyan. Yeah, kapag may sizzle na ganyan. Oh, ingat tayo dito ha. Eto, kids, please ihingi tayo ng tulong sa guardians natin. Kasi delikado po talaga yan. Actually, mabilis na mabilis lang ito eh, di ba? Kasi gusto lang natin mag-hit siya all the way through. So habang iniinit natin, explain ko sa inyo yung mga dips na ginawa natin. Dito, sa una, syempre, gustong-gusto ng mga bata, meron tayong ginawa ditong cheese dip. Na sobrang dali lang talaga gawin yan. Ang ginawa ko lang dyan, basically, naglagay lang ako ng quick melt cheese. Tapos, nilagyan ko ng milk. Tapos, pinakuluan, pinatunaw yung keso. Okay na. Ganun lang kabilis. Napakadali, di ba? Tapos, next natin, barbecue sauce. Ang ginawa ko lang dyan, nag-mix lang ako ng ketchup, soy sauce, honey, and smoked paprika. Konting-konting garlic powder din pala. Yun lang, ganun lang kabilis. Yung smoked paprika yung magbibigay ng barbecue flavor doon. Matitikon nung amaya yan. And last natin, yung ating honey mustard dressing. Ito, mas madali ito. Meron lang tayo mayonnaise, mustard, at honey. That's it. Napakadali, di ba? Okay na to. Yeah, napakabilis lang, di ba? So, lagay lang natin yan sa isang plato na merong paper towel. Anim to, ha? Tapos tatlo lang kayo. Mag-iisa kayo, tapos sa akin yung tatlo, ha? Ayan, at eto na ang ating tender, juicy, classic corn dog bar na napakadali, napakabilis, at napakasarap, di ba? So, kumpleto na ang lahat na niluto natin ngayon. Siguro, wala nang ibang kailangan gawin kundi... Yeah, tikman na natin to. At ito na nga ang mga niluto natin gamit ang ating tender, juicy, classic hotdog. Meron din cheese dog. Meron din chicken hotdog. At syempre, ang ating tender, juicy spaghetti sauce, pare. At ang ating tender, juicy, classic corn dog. Tikman na natin to. Ano gusto yung unang tikman dyan? Corn dog. Sige. Sige, okay. Titikman natin lahat. Huwag kayo mag-alala. Sige, kuha kayo isa-isa ng inyong corn dog. Ayan. Tapos gusto nyo bang i-dip? Ako rin. Pengi rin ako. O sige, pili na kayo ng mga dip nyo. Cheese. O sige.
cheese din. Sige, cheese din ako. Sabay-sabay tayo, ha? Sabay-sabay tayo, ha? Okay, game. 1, 2, 3. Mmm! Mmm! Uy! Ang fluffy ng butter! Oo, huwag kayo masyadong magpapakabusog. Marami pa tayong kakainin dyan. Tikman naman natin to. Grilled overload cheesy bun made with tender juicy cheese dog. Tikman na natin to. Lapag nyo muna yan. Okayo. Mmm! Masarap! Yun! Nasaan din bacon talaga? Mmm! Ang sarap! Kaming cheese! Kaming cheese! Yung ano ah, konting ginto ah. Tingin ako ah, makakalimutan ah. Ha? O yan. Tiko lang! Okay, masyado papakusog, meron pa tayo dyan. Ito naman, tikman natin itong ating bento. Na ginamitan natin ng pure food chicken hotdog na ginawa natin, octopus. Sarap! Pati yung hotdog octopus, napakasulit! Ang sarap! 100% ka na po dito. Yun! Hindi na ako papagaling ka ni mama. Ang sarap kung ganito baong ko. Siguro ang galing ko sa school dati. Sarap! Oh, teka lang! Itabi na muna natin yan! Oh, tikman na natin yung spaghetti. Haluin nyo na! Oh, dahan-dahan. Kahit sa taas. Ano? Pagi ako. Sarap siguro. Oh, sabay-sabay tayo, ha? Sarap, ha? Sarap. Ipagsubok ko ata, parang tatlong TJ bits yung nakuha ko, eh. Ang sarap. Ako ba apat? Apat? Hindi papatalo si mama. Sapa nga. Ibig sabihin siguro nito, ano, kid pa rin ako. Kasi I can tell eh, ang sarap talaga pare. Ibang klase. Wala ka na ibang kailangan gawin eh. Iinitin mo lang yung sauce, ilalagay mo sa pasta, and that's it. Napakadali, ibang klase, napakabilis. Sobrang perfect mabaho nito mga ginawa natin. Tender juicy hotdog, yun ang pinaka-tender, pinaka-juicy, pinaka-masarap, at pinaka-sulit na hotdog. Na inuulit-ulit ng mga bata at matatanda. Gaya ni Nin. Sino nagsulat niyan? Na matanda na ako. Kids can tell nga yun, di ba? Kids can tell. Pero alam ko, alam niyo yung tinutukoy ko, di ba? Talagang tender juicy, number one. Maraming salamat sa inyo, kids, sa pagsama dito sa aming vlog. Talagang nag-enjoy ako, tender juicy. Baka naman, at maraming salamat kasi pinakilala niyo kami sa mga napaka-cute na batang ito. Thank you po, Nino Ray, and more powers to you pa, and hi sa mga viewers! Yeah! Thank you, maraming. Sige, kain lang kayo! Maraming salamat sa inyo mga kid experts. Sige, kain lang kayo dyan. And sa inyo mga inaanak, maraming salamat sa pagpapanood ng vlog na to. Sana nag-enjoy kayo. And sana, itry nyo lahat ng recipes na ginawa natin gamit ang tender juicy. Napakasarap, napakadali, napakasulit at napakabilis. So, paano? May pagkwentuhan muna ako sa mga to. Sir, yung ginto ko, ha? Ma'am, yung grade ko. Sir, yung loan ko, ha? Diba? Eh, technique. Bubusugin mo muna ng masarap na pagkain bago ka humingi ng pabor. Hanggang sa muli mga inaanak, I love you. Ay, wala na noon. Sige, tanong nga lang sa akin.